这一次我真的睡着了。Pandemya. Limitadong paglabas sa aming tahanan, lalo kaming nahirapan, dumarami ang nagpo-positibo. Ngunit karamihan ay negatibo dahil sa iyo, nakakulong kami na parang preso, di makalabas dahil natatakot sa kilakilabot na mikrobyo. Teknolohiya. Teknolohiya ang naging daan namin sa aming pagkatuto. Umaasang kami ay matuto kahit na internet ay nagloloko. Dahil sa kabila ng pandemyang ito, nais naming matuto. Sa pagbukas ko ng aming telebisyon, masamang balita agad ang pumukaw sa aking atensyon. Ilang kabataan raw ang kinitilang sarili. Mga kamag-anak nila ay nagdadalamhati, Departamento ng Edukasyon ang kanilang sinisisi. Sa pagkawala ng anak nilang piniling, lagutan ng hininga ang sarili. Suot-suot ang maskarang sandata ko sa muling paglabas ko sa tila ba'y kulungan na ito. Sa bawat hakbang ko'y sinisigurado kung distansya ba isang kilometro ang layo mula sa ibang tao. Sa bawat paglipas ng araw, takot ko'y lumilitaw na baka resistensya ko'y bumitaw at bigla na lang pumanaw. Dahil sa bawat araw na nakakalabas sa apat na haligi ng tahanan, iba't ibang tao ang nakakasalamuha sa mga pinupuntahan. Hindi maipaliwanag ang aking karanasan na dulot ng pandemyang gawa ng sinong nagpapayaman, hindi iniisip ang kapakanan ng sanlibutan dahil kasakaman ang umiiral sa kanilang isipan. Karanasan. Karanasang kailanmay di malilimutan, pagkakulong na parabang isang preso sa aming tahanan, pagkabalisa sa tuwing may karamdaman, iniisip na baka nahawaan ng mikrobyong nais puksain ng sangkatauhan. Ang nais lamang ng karamihan ay magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan gawin lahat ng nakasanayan ng walang sagabal na maskara. Maskarang gamit na sandata sa mikrobyong pilit na pinupuksa ang sangkatauhang nangihina na. Ang panalangin ko lang sana ay matapos na. Matapos na ang pagdurusa dahil ako'y pagod na pagod na. Sa labang hindi ko alam kung ako'y mananalo pa. Kaya laging tandaan, hindi lahat ng corona ay may dalang saya.